Hi mga kapower, nandito na naman tayo sa aking channel sa YouTube. Welcome back sa Tex Power. Ang topic na naman natin ngayon mga kapower, paano kumuha ng 110 volts na linya ng kuryente para magamit ninyo ang inyong appliances na walang transformer. Dito mga kapower, makatipid kayo kahit wala na transformer, pwede na. Ang inyong gamit, no, na halimbawa mga pariner na galing sa labas na mga appliances. So dito mga kapower, no, paalala lang, no. Ito magamit lang ito mga kapower sa inyong lugar o saan ba kayo nakatira na halimbawa line to line ang ito ay para lang sa line to line na 110 ang bawat linya. So makakuha ka sa isang linya dito kung iparis mo sa earth ground o sa ilalim ng lupa ka, ibabaon ka ng kabilya o bakal para iparis mo sa isang linya. So 110 na ang makalabas doon. So umpisahan na natin mga kapower, sa labas tayo mag-discuss. Tara na mga kapower. So, ngayon na mga kapower, no? Maghanap na tayo ng ground na iparis natin sa 110 para ma-pull ground ang iparis natin sa 110. Doon tayo maghanap sa kubita namin. Diyan tayo magkabit ng iparis natin 110 sa kubita, sa septic tank namin. Tara na mga power. Sunda ko. So, dito mga kapower, no, may kabilya akong nakita, no, sa septic to namin mga kapower. Siguro ang lalim dito mga kapower, mga 5 feet ito na ang kalalim niya. So, sigurado tayo na full contact sa earth ground ang kabilya na ito mga kapower. Bakal to ha. Oh, ayos ko na lang pinalabas ko ang kanyang bakal kasi hinanap ko kanina. Ito lang ang nakita ko. Tapos pinataas ko konti ang kanyang bakal, no. So dito na mga kapower, no. Meron akong hose clip, gamitin natin para makabitan ng wire para sa ground na iparis sa 110 natin. Ito na mga kapower, no? Natapos ko na to pag ayos ang kanyang kabilya. Tapos, ganun mga power, dito ka. Sige lang. Dito, no? Oh, para ayusin nyo, no? Pagkabit, no? Idulit. So, ayusin ninyo. Ito ang wire niya, ha? Ayusin ninyo. Yan. Tapos, pahugutin. Yan, mga kapower. Oh, ito lang mga kapower, no? Tapos lang mga kapower, no? Tapos lilinyahin natin ang wire, no? Kabitan natin para pataas patungong doon sa pwesto na namin. So, ito lang mga kapower. Oh, sigurado na 'to mga kapower, kailangan siguraduhin ninyo na hugot ang kanyang pag-contact mga kapower para din walang loose contact, no? So ito na, ground na to. Mga kapower, no? Number 18 lang itong wire mga kapower. So hindi nyo masyado na maliit ang ikabit nyo dito ha, para hindi lumiit ang kanyang current, ang flow ng bultahe. Kasi yung wire mga kapower, no? Magdadrop ito ng bultahe. So magmaminos, no? Kung masyado kaliit ang kanyang wire. So ito, flat cord ang ginamit natin. Dinudubli ko na lang. Ginawa ko ng isang linya na lang, no? Para may pares ang isa na 110. Dahil ang bawat isa sa kurinte dito, 110, no? So, 220 ang dalawa na ma-add mo, no? So, ito na ang ipares natin. Para may pares ang isang wire na 110 na pinatakbo. So
para makatipid kayo na pwede nang hindi kayo makabili na hindi na kayo makagastos ng transformer. O ito na ha, inisa ko na lang ang plat cord, no? So number 18 to, inisa ko, so naglaki ang kanyang ang wire, no? So so dito na mga kapower, no? Na-ready ko na, no? May outlet na akong nahanap, no? Ito lang muna sana mga kapower, dahil wala akong nahanap eh, na outlet eh. So ito ang outlet namin na ginamit ng extension, no? Sa washing machine lang namin to. So ito ang kapares na, no? Nalagyan ko na ng wire, no? Galing sa kubita, galing sa septic tank, no? Ito ang pares niya, no? Na ginawa nating ground. So dito mga kapower, ito tinanggal ko ang isa, no, sa extension namin, para isa na lang ang wire na natira niya, no. 1 tin ito ang bawat isa, no, mga kapower, no. So ang kapares niya sa galing sa septic tank na ground, sa galing earth ground to, ha. Doon natin ikabit dito mga kapower. So no, isaksak na natin ang extension, no. Tanggalin natin dito pa mga kapower, ha. Tinanggal ko dito, ha. Pero ipakita ko sa inyo kung ilan ang boltahe na sa kanyang original sa kurente natin, no? So, sundat sa. So, isaksak natin, no? Isaksak natin to ang extension namin, no? Dito, no? Dito ko isaksak. Oh. So, meron na, no? Meron na. So, pakita ko sa inyo, ha? Testera natin. 250 ang selector ng EC sa tester natin, no? 12. Oh, limbawa. So, 220 siya. O dito, ilan ba? O so 225, no? Ang na-reading 225 o basta ganun, no? 225. So kung dito tayo, no? Palagi dito, ha? Ang tester, ha? Steady. Dito tayo kukuha sa ground, ha? Galing to sa earth ground sa septic tank namin. Di? Kung ilan ba? So nag-115, no? Kita ninyo? 130 pala to kanina sa ano eh, oh. 230. So, kung dito tayo kukuha, pare sa steady ang dito, ha. Oh, nag 115. No? Sige, focus mo. 115, no? Kung dito, focus dito. 230, 28. No? Ganun, no? Oh, so, ngayon, ha, ikakabit na natin ang dito sa, ipares natin dito sa outlet. So, ngayon na mga kapower, no? Natapos ko na pagkabit, no? Tingnan ninyo, oh. Na-disconnect ang isang linya, no? Na 1 tin, galing sa kurente na namin, no? Tapos ito, galing sa septic tank, no? So, tisira natin, no? Natabunan ko na, no? Ang outlet. Eh, nalimutan ko satsa. Sige, pala yun. Ayaw pa siya. Oh, ngayon lang mga kapower, nasaksa ko na, no? Tingnan niyo kung ilan ang boltahe. Oh, nag-110 na lang, 115, no? Oh, 115. So, ngayon lang mga kapower, no? At try tayo sa electric pan. Eh, wala tayong 1 tin na gamit. Electric pan na lang na 220. Pero malaman natin, humina ang ikot niya sa electric pan. Mga kapower, no? Mag-testing na tayo kung meron bang kurente talaga, kung makapaikot ba. Pero mga kapower, ha? 220 itong electric pan. Umikot siguro to, pero mahina mga kapower, dahil 220 ito eh. Wala tayong 1 tin na appliances. Ito lang mga kapower, para ma-probe natin kung may kurente ba talaga ang nakalabas dito sa ginawa natin, no? Sige, dito na mga kapower, no? Yosin natin. Size of 4. Dito lang, para delikado mahulog. Ito na mga kapower, no? So, tingnan natin, ha? Mahina to, ha? Umikot, ha? Dahil 1 tin lang ang pinapasok natin, eh. Tapos, 220 ito na ceiling wall pan na ito, no? So, tingnan natin kung meron, ha? Yay! Patay na. Oh, ayaw na mga kapower, oh. Umikot siya. So, success ang ginawa natin, oh. So, makakuha pala tayo ng 110 na walang transformer. So, ngayon, no, alam na ninyo na paano mag
kabit ng yung appliances na hindi na kayo makagastos pa ng transformer. Kung line to line ang inyong kurente sa area ninyo. So, mga kapower, dito lang tayo nagtapos, no? Sa mga bagong viewers, no? Kung bago ka pa na viewers, please click the notification bell for more upcoming videos and don't forget to like and subscribe. Salamat sa Diyos. More power sa ating lahat.